up sa inyo mga kagalang-galang kong mga viewers at subscribers. So nagbabalik tayong muli sa panibagong vlog. For today's video is mag-change oil po tayo ng ating gala. So paano ba umpisan to? Nung last akong nag-change oil is 1455 yung natakbo. Tapos ngayon is natatakbo niya na is 2955. So saktong 15 na yung natakbo ng gala natin. So update lang tayo bago natin i-change oil. So dito nilagyan ko siya ng yung galing sa foot pegs ng dati kong motor para kung sakaling may atras ko siya is hindi tatama tong ano tong crankcase. Tapos dito yung heat guard pinalitan ko na rin. Nabili ko siya sa halagang almost 200 sa City Mall, Dagupan. Tapos ito yung that last nating vlog. Tapos dito na rin yung hook nilagyan natin. Nabili ko siya sa halagang 50 pesos. Doon din sa may City Mall sa Dagupan. Tapos ang susunod kong bibilhin is yung dito. Yung slider na tinatawag nila. Tapos mating sana pag nakaipon uli. So ito po yung gagamitin nating langis. Ito, Castrol 800 ml, sakto. Tapos nilagyan ko na rin siya ng sukat niya para sa susunod na change oil natin magagamit natin to. Kasi ito 1 liter to eh. Oh, pang scooter din. May tatak na Jaso MB. So kung may scooter ka, ang hanapin mo lang kung walang logo ng scooter or ito, kung walang scooter oil sabi, hanapin mo lang yung tatak na Jaso MB. Sure ka na ano, para sa scooter yan. So yung gear oil naman, hindi pa ako magpapalit. Sa susunod na lang na vlog. Ito, Castrol din. 65 pesos. Yan, 250. Tapos ito, 220. Halos magkaparehas lang ng ano. Kaya lang, mas mahal nga lang yung petrol kasi isang litro. Ito, 800. So, nga pala, yung flusher relay natin na nasira is nag-order na ako sa kasa mismo, sa Mayrusi, sa Dagupan. So, hindi pa sila nagtitext kasi ako lang naman yung nag-order. So siguro pag may nag-order pang ibang ano customer, sasabay nila yon. Tapos after 5 months, meron na siyang ano, nakuha na ni Papa kahapon yung papeles nito. So pwede na nating ilayo. Kaya lang photocopy lang siya, tapos pina-photocopy ko. Para yung photocopy, iwan ko sa bahay. Tapos yung isang photocopy, iwanan ko dito sa moto. So pina-photocopy ko yung photocopy na 2 copy. Yung isang photocopy ng photocopy is nandito sa compartment. So pinapalamig muna natin yung makina kasi ginamit ko siya sa bayan para bumili ng langis. Ang balak ko sana is gamitin yung bote ng soft drinks, yung RC. Nag-aalangan kasi ako sa sukat. Baka sumobra. Alam nyo naman sa langis, kapag sobra is masama sa makina. So para makasure ako is bumili na lang ako nito para gamitin na ano, pang sukat na rin pag sa susunod. So
Diyan muna kayo habang pinapalamig ko yung makina. Pasensya guys kung wala mo nang shoutout ngayon. Kasi yung mga nagpapa-shoutout, nawala ko yung mga listahan. Pasensya na, sa susunod na lang. Sa mga magpapa-shoutout is, hanapin nyo na lang yung pangalan ko sa Facebook. Jemmer Miranda. Jemmer La Figuera Miranda. Or i-message nyo na lang ako sa email nyo na lang. jemmermiranda1127@gmail.com. So guys, medyo lumamig naman na yung makina. So, oops. I-change oil na po natin siya. So, tatanggalin natin yung dito. Nilalagyan nga ng langis. So, yun. Medyo maitim na. Tapos, kunin ko yung wrench. Ito. Kailangan natin is 17 millimeter. So, dyan muna kayo. Habang binubuksan ko. So, hayaan lang natin na madrain. At mamaya is alug-alugin lang natin siya. So guys, na-drain na po natin siya ng maigi after almost 30 minutes na nakaganyan. Tapos gilid, pinapatagilid ko din. So ibabalik na po natin yung takip. Sa pagbalik naman is ganito. Yung takip muna, tapos yung spring niya, tapos yung filter. Make sure na wala siyang dumi. Kanina is may dumi kasi kaya tinunasan ko. So, ganyan. Sablet. Punasan na po muna natin yung dito. Sa ibabaw lang. Dumampi. So, ilalagay po na ilalagay na po natin. So, ang susunod na po natin gagawin is ilalagay na po natin yung langis. So, paano ba to? Tanggalin lang natin. Tapos pull up, sabi. Ganito. Balik ko. Sabi is pull up lang. Tapos screw. Tapos ilalagay na po natin siya. So, kaya hindi mo na kailangan ng imbudo. Madali na. So, yun. Press mo lang.
press lang ng dahan-dahan para hindi mag ano overflow. I mean, may hangin siya kasi baka bumulwak. So yun guys, ilagay na po natin lahat. So pinapaano po lang siya, dinidrain. Kasi meron pang konti natitirang tumutulo. So dyan muna kayo habang pinapaano ko. Dinidrain ko lahat. So yun guys, nailagay na po natin lahat. At higpitan na po natin yung lagayan ng langis. So huwag masyadong mahigpit. Huwag rin masyadong maluwang kasi plastic lang to. So mahigpit na siya is tapos. Double check lang natin yung ano kung may tingin. So paanda rin na po natin. Tika na yun. So ito na po yung tunog, bagong change oil. So tips lang guys no. Sa mga ginamit nating ano langis is pwede nating siyang ilagay dito sa bote. Tapos pwede nating ibigay sa mga ano sa gasoline station like Petron. So pwede nila kasi ano i-recycle yung used oil para ano para sa kalikasan natin din. Hindi masira. Kaya wag basta-basta itapon yung nagamit na na langis kung saan-saan. So, patayin muna natin yung makina. Masyadong ingay. So, hanggang dyan na lang po tayo guys. Muli, salamat sa panonood. Like, share, and subscribe for more videos. So, paano ba? Sa mga magpapa-shoutout, email nyo lang ako or message nyo ako sa Facebook. This is Jamar Miranda. So, bye-bye!